na para bang digmaan ng laban. Sa taon ngayon, kakaiba yung intrams dahil una, kasama na dito yung apat na araw gaganapin ang paligsahang ito. Subalit bukod doon ay mas naging makabuluhan ngayon ang intrams dahil yung tema niya ay building teams and bridging gaps, pagpapahalaga sa pagbuo ng komunidad sa kabila ng pagkakaiba-iba, sama-sama pa rin na gumagalaw, sama-sama gumaganap, upang makamit yung isang layunin na maging isa, maging sama-sama, upang ang patuloy na pagtugon hindi lamang mapalakas ang katawan, kung hindi mapalakas din yung pakikipag-ugnayan sa bawat isa. At iyon sa tingin ko yung mas kakaiba sa Intramurals 2015. Kaninang umaga, kahit pagod kami noong nakaraang gabi, gumising pa rin kami ng 4:30 para sa marathon. Dumabas kami sa seminaryo, umikot kami dun sa mga may palayan. Hangga dito sa Malis, pabalik dito sa seminaryo. Masaya, kahit nakakapagod, pero okay yung bonding. Nang alas 9, nagsimula naman yung mga indoor games. Badminton, table tennis, tsaka ngayong hapon naman yung basketball. Napakasaya ng araw na ito, hindi lamang sa mga laro, hindi lamang sa mga pinagsamahan, hindi lang sa pagkaing masasarap, kundi sa mga karanasang babaunin namin na natutunan namin mula sa mga karanasang yun. Oo, nakakapagod yung marathon, pero ano ba yung tinuturo nun sa amin? Na kahit anong hirap na aming danasin, meron at meron pa rin kaming dahilan para magpatuloy. Minsan tuwid yung daan, minsan lubak-lubak yung daan, pero ang natutunan namin doon, magpatuloy, kahit madapa, kahit mahuli, kahit mauna, kasi alam naming may finish line. At yun ang makasama ang Panginoon. Ako bilang bago sa pamumuno dito sa Sportscom,
ngayon ko lang na-realize yung hirap ng paghahanda ng intramurals. Pero sa kabila nun, ngayon ko lang din halos na-realize yung kabuang meaning, yung kagandahan ng intramurals na talagang bubuin yung bawat isa. Ay, minsan may mga pagkukulang, may mga pagbabago, may mga bagay na hindi kaaya-aya. Pero sa bandang huli, iisipin ko na lang talaga yung ito yung gusto ng Diyos na mangyari. Ito yung maiko-contribute ng bawat isa. Dahil yung kung ano yung mabibigay ng bawat isa, yun yung magpapaganda sa intrams. Kung ano yung kooperasyon, yung pagbibigay ng puso ng bawat isa. Ayun, yun yung magbibigay ng kahulugan dun sa buong intramurals. Bilang bagong member po ng sports committee sa kagawaran po ng propedeutic year, opo, nakakapagod nga po. Pero sa kabila po ng pagod na yun, is yung nakita ko po yung pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod po ng mga seminarista dito. Na hindi lang po laro ang hanap po ng mga seminarista, pero yung pagbabanding po sa isa't isa. May kain. Yun po, yung kainan nga po. May kain. Bilang bagong miyembro po ng committee ng Sportscom, siguro yung mga napagnilay-nilayan ko po nitong intrams ay maging handa. Kasi may mga sitwasyon na dumarating talaga na hindi natin inaasahan. Kaya nga, lagi tayong maging handa. Ikalawa, matutong magsaya. Sa kabila ng hirap ng paghahanda ng mga kasama ko, nakuha pa rin naming magsaya. Dito ko nga lang na-appreciate yung isang box ng Chucky. Yan po yung aking matutong magsaya. Ikalawa po, mga laga. Ang intrams po kasi ay panahon na kung saan nagkakilala yung mga seminarista na hindi ganun ka-close. At kapag naging magkakakilala na sila, doon na po yung panahon na dapat nating pangalagaan yung relasyon natin sa bawat isa. Opo, yun lamang po. At sa huli po, nagpapasalamat po kami unang-una sa Diyos dahil ito, binigyan po tayo ng pagkakataon na mag-celebrate ng ating intramurals ngayon 2015. Ganun din po, lalo na sa mga suporta at paggabay ng ating mga priest formators. Ako naman po ay lubusan nagpapasalamat sa ating mga team leaders, pati sa mga miyembro na nakipagsaya at aktibong nakilaro sa aming mga inihandang sports. At sa huli po, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga personnel at sa kit sa lahat po sa bumubuo po lahat ng sports committee. Maraming salamat po. At brother, sa bandang huli, huwag natin kalilimutan, tayong lahat ay sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Team up! Opo!